At pag-usapan natin ngayon yung advisory ng gobyerno ng kautusan ni Pangulong Duterte kaugnay pa rin sa enhanced community quarantine, lalong-lalo na yung pagpapairal ng social distancing. Diyan ako kasi sa bayan ng Chaong Quezon ay may mga mamamayan doon na nagpadala sa atin ng mga litrato at video kung saan ay sinasabi nila na hindi napapractice ang social distancing sa nasabing bayan kung saan ang kanilang alkalde at ang barangay chairman ay hindi ino-observe ang social distancing. Eh alam naman ho natin bayan na ang kautusan ng gobyerno ay matindi pagdating dyan sa enhanced community quarantine, lalo na ang pag-observe ng social distancing. Ito, basahin natin yung sinasabi doon sa advisory ng Department of Interior and Local Government na all provincial governors, city mayors, municipal mayors, BARMM, chief minister, DILG regional directors, and other concerned subject social distancing and basic infection prevention measure under community quarantine pursuant to proclamation number 922 and 929, the office of the president laid down a broad strategies and guidelines regarding the imposition of the enhanced community quarantine over the entire Luzon and the implementation of stringent social distancing measure throughout the country. While the department acknowledged local government efforts to devise and operationalize community quarantine scheme and social distancing, there is still a need to employ more innovative protocol to ensure that the measures being adopted do not contravene with the objectives and intent of ECQ. Yan o, malinaw dun sa guidelines ng Department of Interior and Local Government yung sinasabing pagpapairal ng social distancing. May nagpadala ho kasi ng mga litrato sa amin, bayan, at video kung saan diyan sa barangay Malusak ba yan? Barangay Malusak, Chaong Quezon ay nagkaroon ng bigayan ng pera kung saan mismong si yung kanilang mayor sa Chaong Quezon ang namigay ng pera. At ang mabigat nito, pinapila yung mga tao doon sa kanyang pabrika ng pigs. At yan, makitang-kita po natin sa video yung barangay Lusakan, ano, makikita po diyan sa kanyang pabrika ng pigs si Mayor Ramon Presa na namigay daw ito ng perang 500 piso sa kanyang mga kababayan na puro mga barya. Well, hindi ho masama na tumulong, Mayor. Congratulations for that. Dahil kayo po ay tumutulong sa inyong mga kababayan. Kibarya man yan, kung saan man yung barya ang perang galing, kung saan man galing ang pera na yan, kung yan may galing sa munisipyo, well and good. Kung galing din naman sa iyong bulsa yan, that's very good pa rin, Mayor. Pero yan po, Mayor, kitang-kita po. Kitang-kita po sa mga litrato na pinadala ng ating netizen, nagkadikit-dikit po ang mga tao. Hindi na po umiiral ang social distancing. Eh sana naman ho, Mayor, tsaka sa barangay chairman na si barangay chairman na Crisostomo Presa, ang ABC president, sana naman ho, pairalin nyo ang social distancing sa inyong mga bayan. Alam naman po natin, napakahigpit ang ating gobyerno pagdating sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, lalong-lalo na po yung social distancing measures para hindi po magkahawa-hawa ang mga tao. Yan daw ay nangyari kahapon, alas 7 ng umaga,
na mahagi ng pera si Mayor Ramon Presa sa mga tao at karamihan ng mga tao ay galing ng release ng tren at marami naman natuwa sapagkat nabigyan yung kanyang mga residente. At mayroon din namang nalungkot at medyo nagtampo dahil ho, pinatigil ni Mayor Ramon Presa yung pamimigay. Pero ho, ang punto natin dito ay sana pinractice and observe yung social distancing, Mayor Ramon Presa. Eh, gusto natin makausap si Mayor Presa, hindi ho tayo sinasagot sa ating mga tawag, no? Kaya ito'y malinaw na paglabag sa Enhanced Community Quarantine Protocol, lalong-lalo na yung pinaiiral na social distancing policy or measures ng gobyerno. Binasa na po natin kanina ang batas tungkol po dyan. At doon ho, sa mga opisyal ng gobyerno, mayor, governor, ay maaari ho kayong maparusahan sa pamamagitan ng Bayanihan 12 as One Act. Ito po ang maaring maging ang nilalaman ng batas, maaring maging inyong mga kaparusahan. Malinaw sa bagong batas na ang sinumang alkalde, barangay chairman at gobernador na lalabag sa bagong batas na Bayanihan 12 as One Act, Republic Act number 11469, Section 6 na may karapatang parusa sa mga lalabag ayon sa Section 6, penalties in addition to acts of omission or omission already penalized by existing laws. The following offenses shall be punishable with imprisonment of 2 months or a fine of not less than 10,000 pesos but not more than 1 million pesos or both such imprisonment and fine at the discretion of the court na nakasaad sa Section 6, LGU's official disobeying government policies or directives in imposing quarantine. Malinaw na nakasaad sa batas na may karapatang parusa ang mga lumalabag na LGUs sa LGUs officials. Ayan o, napakalinaw yung ating tinalakay. Hindi lamang si Mayor Ramon Presa ang lumalabag. Kung may nilabag nga ba at ang mag-iimbestiga dyan ay ang DILG. Napakarami hong mayor na lumalabag. Yan ho, kitang-kita ho, malapit doon yan sa pabrika ni Mayor Presa doon sa may barangay Lusakan. Yung mga tao, tingnan nyo po, dikit-dikit to. Kayo na po bayan ang umusga. Sa mga taga, ang mga mamamayan ng Chaong Quezon, ay sana ho, ipairali nyo po ang social distancing para hindi ho kayo magkahawa-hawa. At ito naman si Mayor Presa, sir, ay sana ho, maganda yung inyong layunin ng pamamahagi ng tulong sa mga mahirap sa Chaong Quezon. Pero sana naman ho, sana ang ginawa na lang siguro dyan ay pinaglayo-layo, no? Ay lumalabag na po yung mga tao sa social distancing policy. Ay delikado po yan. Binanggit na po natin yung mga batas ng Bayanihan 12 as One Act, maaring kaso na maaring ipataw sa inyo. Tawagan nga natin si DILG Secretary Yusica Martin Dino. Kaugnay pa rin dyan. Samang Grace. Kay Mayor Montpresa, sir, bukas yung programa namin para sa inyong panig kasi ho, napakarami ditong nagpadala sa amin ng mga litrato ng mga taga Chaong Quezon at may video pa ito eh. Ha? Eh, napakadelikado po talaga kapag yung mga tao na yan ay hindi nag-practice ng social distancing, no? Eh, maaaring lumala ang sitwasyon ng mga mahawaan. Pero tayo naman eh, tama yung pagtulong sa taong bayan. Maraming mga tao ngayon, lalo na ngayon, may pandemic. Kailangan po talagang tulungan ang mga tao ng ating mga nanunungkulan. Edangan nga lamang, hindi ho nasweto, hindi ho nakontrol yung mga taong pumila doon sa pitch, pabrika ng pitch si Mayor Ramon Presa at nagkadikit-dikit yung mga tao. Abay Mayor, sana ho, sa susunod, pag namigay kayo, igawan nyo ho ng paraan na talagang dapat magkakalayo ang mga tao. Eh, malinaw ho talaga may nilabag na batas yung mga tao.
at maaaring kayo din. Hindi nyo na pairal ang social distancing, Mayor. Muna, Presa Sir. Sana ho ay bukas ang aming programa para sa inyo para naman madinig namin ang inyong panig. Kasi ho, eh, hindi naman komo kami nagsasalita rito, hindi namin kayo bibigyan ng panig. Gusto namin kayo makausap, kaya lang ho, hindi nyo kami sinasagot para naman makapagpaliwanag po kayo, Mayor Ramon Presa Sir. Tinatawagan nun natin si Yusek Martin Dino, makasakali makontak natin. At tanungin pa rin natin siya sa pinatutupad na policy, advisory, memorandum advisory ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa social distancing na pinatutupad ng ating gobyerno. Nasabi natin dito bayan na matindi ang kautusan ng gobyerno na dapat paigtingin ang kampanya ng gobyerno sa ECQ, lalong-lalo na po yung social distancing. Kaya nga, malinaw dun sa batas na yon, yung advisory memorandum ng DILG na may kanya-kanya na ring araw ng pamamalengke, no? Ang bawat mga barangay. At pinagbabawalan na rin na magbukas yung mga malls, yung malalaking mga tindahan na yan, dahil doon mag-aumpukan yung mga tao. Dapat may mga araw na kung anong araw schedule. Yan yung sinasabi ng ating gobyerno. Eh, lalo na sa social distancing, talagang matindi yan. Dapat magkakalayo talaga. Hindi ho ba't may nababaril na nga ng mga tao dahil sa hindi pagsusuot ng face mask, hindi pagsunod sa ECQ, e tapos yung social distancing mismo, ang mayor pa ang lalabag. E mabigat ho yan. E mga barangay chairman, si ABC President Crisostomo Presa, Sir, dapat ho, nagpadala kayo ng mga tanod bago namigay ng pera si mayor at 500 na kung yan may galing sa City Hall o sa kanyang sarili. May nagreklamo nga lang dahil puro barya daw, medyo mabigat. O hindi na mahalaga kung saan galing yung mga barya-baryang pera na 500 na pinibigay ni Mayor. Ang importante dyan ay nakatulong si Mayor. Hindi po ba? Pero dapat pairalin ang social distancing. Kailan may nagtampo pa Mayor dahil pinatigil mo raw agad yung pamimigay. Okay. Mayor, bukas po ang programa namin para sa inyong panig para naman madinig namin kayo. Meron lamang tayong report mula sa ating kasama.